papuno ng papuno. Merits niyong iwan. Ayan. Shhh. Chop lang. Ah, tatakbo ako. So, hello guys. Nandito na naman tayo sa Trev Electrical. So, ngayon, gagawin natin. Papakita ko yung paano gumawa ng floatless relay. So, yung floatless relay natin, ipapakita ngayon kung paano siya i-set up. Is, may dalawa siyang gamit. So, yung dalawang gamit ito, may tinatawag na overtank tsaka deep well. So, ngayon, i-discuss natin siya kung paano ba yung overtank, paano ba siya at yung deep well, paano naman siya gumagana. Okay. So, ayun guys, bago natin sisimulan, so, huwag niyo munang kakalimutan na i-click yung subscribe and then click niyo na rin yung notification bell para mas ma-update kayo sa mga susunod naming mga videos. So guys, sa floatless relay, meron tayong dalawang gamit ito. So yung una, tinatawag itong over tank. So ganito siya. So ito yung tanki nyo. Ayan. So, ayan, ito yung tanki nyo. Tapos, nakalimutan ko. Wait lang. So, ayan guys, sa floatless relay natin, may dalawa itong gamit. Una, over tank. Yung pangalawa is deep well. So, una, i-discuss muna natin paano ba siya nag-work yung over tank. So, halimbawa, ito yung tanki nyo. And then, dito yung motor nyo. Ito yung motor. Then, ito yung in from breaker. Ayan, in. Ito yung out. Ayan. Out, papuntang tanke. Ayan. So, dito yung tubig. Ito yung tubig. Dito siya nagsusupply. Naglalagay ng tubig sa tanke. So, yung ano naman natin, yung floatless relay naman natin, yung gamit niya, meron itong tatlong gamit. So, E1, tinatawag itong E1, E2, tsaka E3. So, yung E3 always nasa, ano yan, nasa ground. So, E3, ito yung ground natin. Yung E2, ito yung laging nasa middle. Nasa middle. At yung E1, ito yung laging nasa top. So, ayun guys, yung E1 natin sa overtank, ito yung nagsisilbing, pag na-reach niya yung tubig, mag-off po ito. Mag-off. At kapag na-reach na yung ito, yung tubig, or nawala sa tubig yung ito, ito ay mag-on. Ayan, isabihin, magsusupply siya. So, magsusupply siya ng tubig para mapuno yung tank. At kapag na-reach na yung iwan, so, automatic mamatay yung, ano natin, yung motor natin. Kasi, ayun, nagsisilbing parang sign niya na puno na yung tank eh. Ayan, parang hindi siya magsasayang ng tubig. So, ganito yung ano natin, yung over tank natin. So, ngayon, papakita natin siya kung paano siya mag-work sa actual. So, ayun. So, ayun guys, ngayon ipapakita natin kung paano yung wiring sa overtank gamit yung floatless relay. So, ayun, tara, saman. So, dito guys, meron tayong yung load natin. Meron tayong contactor, AC0. Meron tayong breaker. Ayan, tsaka ito yung hindi makawala, yung floatless relay. So, ayan. Tanggalin muna natin siya sa socket para makita natin yung mga numbers para sa wiring natin. Ayan. So, una, nakikita na po natin sa diagram ng floatless relay natin. So, ito yung ano natin, breaker, mula sa breaker. To 20 volts. Ayan. So, maglalagay tayo ng linya from breaker. So, yung line 1, always na sa kaliwa. Always na sa kaliwa yan, guys, yung line 1. Yung line 2 natin, always na sa kanan yan. Ayan. Tanggal. Kailangan maigpit. So, ayun guys, isang paalala lamang mula kay Kuya Kim. Mula sa Trev Electrical, mag-ingat tayo sa mga wire, lalo sa kuryente kapag meron ng nakasaksak.
So kasi ito ay nakakamatay din. Nakakamatay, naka hirap mang gitin, nakakabaog. Diyan lang, mag-isama yun. Forward mo na lang. Ayan, tapos dito, muna forward. After yun, forward, tapos dito. So, ayun. From line 1, ilalagay natin siya sa 7. Dito sa floatless relay. So, dito, 7. Ayan, eh, magtatap pala tayo dito ng wire para sa connection ng 7 tsaka 8. Ayan, lagyan natin ng connection yung 7 and 8. Tap tayo ng wire. Ayan, igpitan natin guys para hindi siya matanggal. Maan tayo. Ayan. So, tinap ko siya sa 8 para magkaroon ng connection yung 7 tsaka 8. Ayan. So, dito, yung line 2. Ayan, ito. Makita natin yung line 2. Lalagyan natin siya sa 2. Dito sa floatless relay. Number 2. Ayan. Lagyan natin siya sa number 2. At magtatap siya. Yung number 2, pupunta siya ng E2 dito sa contactor natin. Actually, wala dito talaga yung diagram dito. So, mamaya, pakita na lang natin. Ayan. Kapit na siya. So, from number 2, from floatless relay, lalagay natin siya sa A2 dito sa contactor natin. So, ito yung A2 natin sa contactor. So, ilalagay natin siya dito. Ayan. Tapos yung 6 from floatless relay, ito yung normally open. Ayan, para sa overtank. Kasi kapag nilagay natin siya sa number 5, normally close naman yun. Ginagamit naman yun para sa deep well natin. Depende sa kung saan nyo siya gagamitin yung floatless relay. So kapag may mga naging tanong kayo guys, comment nyo lang sa baba. At kapag may naging suggestion kayo para sa mas kaganda ng natin video natin, pwede kayo mag-comment sa baba. It's free to comment. Don't be shy. Don't be afraid. Ayan. So, ayan. Nakikita nyo guys kanina na wiring natin. 9-1. Dito number 7. Lagyan natin connection yung 7 tsaka 8. Ayan, naglagay tayo ng wire. So, from number 2, mula siya sa line 2 ng breaker. Siya dito ng 2. Then, nag-tap tayo sa number 2. Tapos nilagay natin sa contactor. Sa A2. Number 6. Para sa normally open natin. Dito siya lumagay sa A1. Okay guys. So ngayon, maglalagay na tayo ng A1, A2, tsaka A3. A1, A2, tsaka A3. So meron tayong color coding sa A1, tsaka A2, tsaka A3. So yung A3, ito yung yellow. Kulay yellow. Yung E2, ito yung kulay blue. Yung E1, ito yung kulay red. Ayan. Ayan, malinaw guys. So, dito meron tayong ditong diagram sa floatless relay natin. Kung alin yung E1, E2, tsaka E3. Saan natin siya ilalagay? Ayan, nakikita nyo guys. Yung E3, dito muna sa E3, nalagay siya na sa number 1. Ayan. So, ilalagay natin siya sa number 1. Kulay dilaw. Ayan. Ito siya, guys. So, ito natin. Kulay blue. Nakalagay siya sa... Tapos muna. Good morning po! So, yung ito natin, nakalagay siya sa number 4. So, ayan. Okay, number 4 natin. Lalagay natin siya dito. Ayan. So, yung muna natin, yung E1 natin, nakalagay siya sa E3. Number E3. Ay, number 3. E3 tuloy. Yung number
number 3 natin. Ayan. Hindi pala. Tama, number 3. Ayan. So, so kompleto na, guys. So, meron na tayong E1, E2, tsaka E3. So, sa diagram natin, sa discuss ko kanina, yung E1, ito yung pag na-reach niyo yung tubig, mag-off po ito. Ayan. Hindi. So, yung nagtanong sa akin, guys, kaya sabi ko hindi. Kapag na-reach niyo yung E2 ng tubig, nawala yung tubig sa E2, ito yung mag-on yung motor natin. Ayan. Sige, magsusupply siya ng tubig. Pag na-reach niyo yung tubig yung E1, doon na siya mag-off. Sabihin, puno na yung ano natin, yung tubig. So, yung E3, ito yung ground natin. Ayan. Always na sa ground dyan. So, ito yun. So, ngayon, titest na natin siya. Kukuha tayo ng tubig. So, ayun guys, okay na yung ano natin, yung wiring natin. So, lalagay natin yung floatless relay. Ayan. Then, meron itong lock natin. Ayan, so, yung overload natin. Ito yung breaker natin. Ito yung E1, E2, E3 natin. So, ngayon guys, sub lang natin. Ngayon, bago natin siya isasak, tetest muna natin siya, i-tester muna natin siya. Kung short o hindi. So, gamit tayo ng continuity. Ayan. So, kapag tumunog to yung line 1 tsaka line 2, easy mo, meron tayong mali sa wiring natin. Ayan, na kailangan hindi. Ayan, so, ibig sabihin, tama siya. Hindi siya tumutunog. Ayan, kapag tumunog ka siya na ganyan, narinig nyo. So, ibig sabihin, mali yung wiring. So, since wala naman, sabihin okay. Ayan, wala. So, ayan. So, ngayon, sasaksak natin siya. Since 220 siya, syempre, isasaksak din natin siya sa 220 volts. Ayan, so, ingatan tayo sa kuryente, guys. Oh, wait lang. Is naka-rubby rice naman siya. Hindi ka naman makakuryente. Basta iwasan mo lang mabasa yung kamay. Baka dumalo yung kuryente. Eh, sorry. Tama siya naman. So, ayan. Nakauna pala siya. So, yung ground natin. Ah, tayo na ba? So, yung ground natin, yung dilaw natin, yung E3. Ayan. Sa ground dyan, sa pinakailalim. Ayan, nandun na siya sa pinakailalim, nakikita nyo. So, yung ito natin, nasa middle, sa gitna yan. Ayan. At yung iwan natin, dito naman yun sa pinakadulo. Pinakatap. Ayan. So, ayan, nahawakan ko. Ayan. So, pagpalagyan natin ito yung tanke nyo. Ayan. So, on natin ngayon yung breaker. Ayan. So, dito, nakikita nyo dyan, no guys, naka-drain siya. Ibig sabihin, umiilaw yung drain. Ibig sabihin yun, guys, is, mag-ano siya, magbabawas siya ng tubig. Kailangan magbabawas ng tubig. Sabihin, puno siya. Pero kapag na-meet niyo yung E2, yung tubig, ayan, mag-on siya. Sabihin, water supply, nawala na yung tubig, nawala yung E2 sa tubig. So, ngayon, na yung ilaw, naka-water supply siya. Ibig sabihin, yung water, magsusupply siya sa tangke. So, ngayon, kapag na-meet niyo yung E2, ay E1, ayan, na-meet yung E1, nasa E1 ka, tubig, ayan, so, nasa E1 ka ngayon, so, masakit iwanan. So, ayan, kaya siya nag-off, ayan, naka-drain na siya ulit. Ayan, so, mag-automatic off siya kapag na-reach niyo yung E1. So, ayan na, nai-get so, guys, ayan, so, ulitin ko. So, ngayon yung blue na, wala blue natin, na ito siya, di ba po? Ayan. Dito kanina, sa diagram natin, sa diagram, sa discuss ko kanina, yung kulay blue, yung ito, kapag na-reach niya yung, ay, nawala siya sa tubig, is mag-on siya. Magsusupply siya ng tubig, dun sa tangke. At kapag yung E1, yung kulay red, na-reach na siya ng tubig, mag-automatic siya off. Ibig sabihin, puno na yung tangke. So, ayan, ulitin natin. Ayan, kailangan makita nyo guys. Ayan. Ito yung floatless relay natin. So, ayan. Itataas natin yung blue. Yung E2. Ito natin yung mangyayari. Ayan.
mag-on siya. So ngayon naka-water supply siya, maglalagay siya ng tubig dun sa tangke. So ngayon habang nagkakaroon ng tubig, and papuno ng papuno, may reach niya yung iwan. Ayan, so ayan, puno na. So naka-drainage na siya ulit. Sabihin, babawasan na siya ng tubig. Puno na siya, so nag-off na yung natin yung motor. So ayan. Gito yung gamit ng ano natin, floatless relay natin. Na tinatawag itong overhead tank. So ayan, overhead tank yun guys, tawag dito. So, patayin natin, ayan. Kailangan muna, pause muna. So ayun guys, doon na tayo nagtatapos sa floatless relay natin. So ayun, pag may mga naguluhan kayo na nalito kayo, so pwede kayong mag-comment sa baba. May naging question kayo. And honestly, hindi talaga ako expert dito. So pero bago ko siya ginawa, inaral ko muna siya kung paano yung wiring, yung mga diagram niya. Kaya ay nagawa ko siya ng isa. Pero pag may mga naging suggestion kayo na mas maayos natin, so pwede kayong mag-comment sa baba. So ayun, thank you sa panonood. And huwag niyo makakalimutan na i-subscribe and i-click niyo na rin yung notification bell para ma-update kayo sa mga sunod pa namin. Thank you for watching.